Hi guys! Ayan, for today's video is ayan, magbo-birth story ako. And then, kung safe ba? Safe pa ba yung pumutok na yung panabigan mo tapos wala pang contraction na nararamdaman? So, I'm sorry sa tip ko, ayan. Dahil sa lip tint yan, ayan. Hawak-hawak ko sa baby kasi umiiyak siya kanina. Oh, shoes. Ayan. So, guys, for today's video is ikukwento ko sa inyo. Kasi bawal sa lying in na... Ayan, yes. Sa lying in ako ng anak. So, bawal siya. Bawal daw mag-video. So, ayan. Respect ko yan. So, hindi ako nag-video. So, birth story na lang. Ganun. So, ayan. Ano bang unang-una kong naramdaman? Ayan. Wala naman talaga akong naramdaman. Kaya, ayan. Sinabi ko kung safe pa ba yung pumutok na yung panubigan mo pero wala pang contraction na nararamdaman. So, ayan yung unang naramdaman ko. October 3. So, ayan. Ngayon ko lang siya na-feel. Tagal-tagal na. Nakaliwas ng 1 month. Kapag 1 month na si baby, hindi ko pa rin na-feel to. So, ngayon lang. So, ayan guys. Gusto ko lang kasi may memory din ako sa ganito. Kahit story lang. Yarn. So, yon October 3 ng madaling araw, 2 a.m. Ayan, pumutok na yung panubigan ko. So, alam ko na yun na panubigan na yun kasi nga kakaiba siya. Hindi siya ihi. Ayun kasi parang kusang lumalabas sa ano mo, sa vagina mo, ganun. So, yon ang ginawa ko is nag-chat muna ako sa mga kakilala ko. Ayan, kung anong pwedeng gawin. So, sabi nila, ano na daw yun, nag-chat na ako sa mga kapatid ng partner ko. So, ayan, panubigan na talaga daw yun. So, kailangan na daw isugod ako sa hospital, ganun. So, ang ginawa namin, ayan, naligo muna ako, guys. Naligo ako, nakapagkilay pa ako nun, kasi wala pa naman eh. So, nakapag-ganun na. Pero, guys, risky na daw yun, kasi pwede ako mag-dry labor. So, pwedeng malagay kami sa alanganin ni baby, ganun. So, mabuti na lang, God is good all the time, and then si baby ay, ayan, nadadala sa pakiusap ko. So, yun, nakikisama siya sa akin. So, hindi kami masyadong nahirapan. So, ayan na, go back tayo sa kwento ko. So, ayan, 2 a.m. pumutok yung panubigan ko, and then 4:30, pumunta na kami sa lying in. So, ayan. Pagpunta namin sa lying in is, inay-ina niya ako. Tapos, 1 cm pa lang ako. Tapos, pinauwi din kami. Sabi niya kasi medyo ano pa daw. Pinauwi na muna niya kami. So, ayan. Umuwi na kami. Balik daw kami ng 7:30 a.m. And then, dalhin na daw yung mga gamit namin ni baby. Kasi, pwedeng i-admit na daw ako. Ganun. So, dapat pala, nung time na yun na pagpunta namin pala doon, dapat, in-admit na daw dapat ako. Kasi nga, pumutok na yung panubigan ko. Iba kasi yung nag-assist sa akin nung bumalik ako ng 7:30, iba din yung nag-assist sa akin ng 4:30. Ayan. Yung sabi ng 7:30, dapat, in-admit na daw dapat na ako. Kasi nga, yun na nga yun. Risky na siya. So, pwede niyang mag-dry labor and then mahirapan and then, baka mawala na ng tubig si baby sa loob. Ganun. So, ayan guys. In-admit na ako ng pagka-admit sa akin. Ayun, wala pa rin akong nararamdamang contraction. Inai ako. So, 3 cm na. At least, bumababa siya. Kasi, kung hindi daw yun bumababa, nag-i-stuck lang ako sa 1 cm. Kung pwedeng i-CS ako. Ganun. So, ayan na. Ayoko naman talaga ma-CS. Kasi, ang main goal ko talaga, mag-natural normal delivery, ayan. Sabi ko, gusto ko yun. Kasi, bukod sa ramdam mo talaga na bilang isa ka ng nanay, ayan, kailangan ko din magtipid. Ayan, para less expenses lang, ganun. So, ayan, mabuti na lang. May mga ginawa sila para maghilab yung chan ko kasi hindi din siya naghihilab. So, may mga in-inject sila sa akin. Nakalimutan ko kung ano yun. So, may in-inject sila, pinadaan nila sa swero. So, ayan, parang naka-apat silang ano sa akin, naka-apat silang turok sa akin.
Sa pang-apat, doon ko na naramdaman talaga na humihilab na siya. Tapos parang ako bulating ng gaganon-ganon kasi nga, hindi ko na talaga maramdama. Ay, hindi ko na mapilawanag kung anong gagawin ko. So, yun. Pagkatapos nun, sabi ko sa partner ko, tawagin na niya yung nag-a-assist sa amin. So, ayan, tinawag na niya. Pagka-IE sa akin, nasa 7 to 8 cm na daw ako. So, ayan, sabi niya sa akin, sa tuwing hihilab, sabayan ko daw ng ere. So, yun yung ginagawa ko sa tuwing umihilab, ayan, sinasabayan ko siya ng ere. Tapos, nung ramdam na ramdam ko na talaga yung sakit, hindi ko na talaga may paliwanag, ayan, tapos pakaramdam ko parang may lumalabas na kakaiba doon. So, tinawag ulit, ilayi ako, ayun, 10 cm na ako, so pinapasok na ako ng delivery room. So, pagdating ko ng delivery room, ayan, iri na kaagad. So, ayan, wala nang bilang-bilang, iri na kaagad. Eh, mahirap pa naman umere kasi nga first time ko lang. So, nahirapan ako. So, di ba pag umere daw kasi walang sounds. And then, inhale-exhale ka. Tapos pag-exhale mo, dapat hindi ka mag-iingay. And then, hindi dapat sa ilong lalabas yung hangin. Kundi sa loob, papadaan mo sa loob. And then, para diretso dun sa vagina mo. Ayun, ganun dapat. So, ako kasi ang tagal ko bago nagawa yun. So, ayun, nakakatawa yung part na yun. Kasi hindi ko talaga alam anong gagawin ko. So, ayan, sabi ng nagpapaanak sa akin, sige, pag hindi ka pa, ayun, mababait naman sila. So, inano lang nila ako na pag hindi ko pa daw na i-iri yun, pwedeng hindi umiyak sa baby. So, na-worry ako. Ayun, iniri ko na talaga dry ng bongga. So, ayan, sa wakas, in God's name, ayan, nailabas ko si baby. So, ayan, guys. So, ganun lang. Yun lang naman yung story ng maiksi lang. Kasi hindi din naman ako nakaramdam ng although andun lang yung panganib kasi nga nauna nang pumutok yung panibigan ko and then wala akong nararamdaman. So, ayan. So, yun lang guys ang aking story, birth story kay baby. Ayan, so sana mag-enjoy, sana nag-enjoy kayong panoorin to. Sana may natutunan din kayo kahit konti mga momshi dyan and mga new moms dyan like me. So, ayan guys, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, yun na skipping ads para maipanggatas na si baby mo. Hindi pala, pang diaper lang pala kasi breastfeeding pala tayo. Kailangan natin mag-breastfeeding para makatipid tayo. No, baby. So, yan lang guys. Maraming salamat. See you in my next vlog. Bye-bye.